Driver, bakit ba may gera doon sa Russia tsaka sa Ukraine? Bakit ginigera pala ng Russia ang Ukraine? Kasi po ang parang Russia ay ng Russia na ang Ukraine ay pag-join ng NATO, which is a alliance to test its members. Ano ba ang NATO? North Atlantic Treaty Organization. Naka-join doon ang Ukraine? Hindi po po. Pero ayaw lang kasi ng Russia na maka-join doon. Kasi ang Ukraine ay parang buffer state para sa kanya. Ano yung buffer state? Yung buffer state ay yung parang you have a land and there is a buffer state. And so, when someone invades your land, they have to grow it. They have to go through the buffer state first. Tapos, eh diba ano, ang Ukraine naman, hindi naman siya part ng Russia. Ano naman siya, bansa naman siya, isa naman siyang country. Eh, so bakit pinapakialaman siya ng ano, ng ni Putin? Pinapakialaman siya ng Putin kasi ayaw niya nga ma-resonate on Ukraine. Eh, kahit na, oh, hindi naman niya yun yung bansa eh. Ang bansa naman niya, Russia. Yung kasing ano, yung kasing gerang yan, kung tinignan mo sa isang strategic perspective, malalaman mo kung bakit yun. Bakit nga? Pag ang Ukraine ay nag-join ng NATO, yung distansya ng NATO mula sa kapitulo ng Russia, ay parang mababawasan. At saka kasi, ang Russia ay parte ng North European League. And it is great for invasion. So, it needs buffer states to basically survive as a country. Eh, yung NATO na yun. At sino-sino bang mga members ng NATO na yun? US, Canada, the United Kingdom, France, Spain, Portugal, Italy, Turkey, Greece, Croatia, Slovenia, Romania, Bulgaria, Poland, saka Czech Republic, at saka Slovakia. Sama dami pa. Dami kasing mesa niya. Eh, bakit ano? Ano bang role ng NATO? Role bakit may... Noon, ang role ng NATO ay i-counter ang Soviet or Russian influence in European areas. Mamaya ka na mag-laptop. Matapos? Matapos po noon. Dahil doon sa NATO, ang Soviet Union ay nag-retaliate by creating a Sino-Soviet friendship and also a Warsaw Pact to counter the Western European Alliance. Tapos? Noong nag-react ng Soviet Union, it split into different states. Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, Ukraine, Moldova, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, and Turkmenistan. Yung mga state na yun, former Soviet territory, and Putin wants to reintegrate them in Russia. Hanggang ngayon? Yes. Okay. Because he was a KGB officer. Eh, dati-dati ba? Di ba ang Ukraine naging ano? Naging ano siya ng Russia? Sakop. Naging sakop siya ng Russia. Anong year yun? Basically, after the Polish partition of the 1700s, ha? Ukraine became a Russian land or Novorossiya or borderland for many decades and centuries now. Eh, hanggang kailan? Hanggang kailan sila naging ano ng Russia? 1991. Yes. And Crimea was also disputed because the Russian RSFSR only gave it Ukraine on 1954 when they were still part of the Soviet Union. O kung 1991 pa pala, malaya ng Ukraine sa Russia. Yes. O bakit naghahabol pa ang Russia? Bakit ngayon lang sila naghahabol na ganun kung maging part ng NATO? Kasi yung president nila dati ay napakaingin at saka parang pro-Western. Pro-Russia? Hindi. Russian siya, pero pro-Western. Parang gusto niya makilahap dun sa Western powers. Ngayon? O dati? Dati. Kaya na parang, noong 1991 hanggang 1999, etong si Boris Yeltsin, yung presidente ng Russia. At saka nung parang mga 1999 pa lamang, naging interim president si Putin. Sino-sinong presidente ng Russia noon? Sinong president ng... Boris Yeltsin. President ng Russia? Opo. O tapos? Nung parang siya ay nag-retire, si Putin ang pinaano niyang interim president noong 1999. At saka,
nung mayroong gera sa Chechnya, si Putin na itong unang yung commandment doon. Tapos, ano pang, anong opinion mo doon? Dapat ba na i, ano, dapat ba yung ginagawa ni Putin ngayon sa Ukraine? Na nagpapasabog siya doon, naglo-launch siya ng mga missiles? Hindi talaga dapat. Dahil ang, ano nga, sovereign country ang Ukraine, at saka pag ginawa niya lang yun, technically, isa na yung form of declaration of war. May war na nga, di ba? May war na nga ngayon sa... Okay, border conflict lang yan. Ano ang pinaka-worst case scenario kayo mangyayari doon? Kasi nag-declare na ng war ang Russia sa Ukraine. Well, mag-i-impose ng economic sanctions yung dito, pero mayroon ting impact din sa Russia kasi mayroon masayang gear doon. Tapos, pangalawa, itong Russia ay maaaring mag-blockade o kaya i-prevent yung kanilang mga kumpanya na mag-supply yung mga natural gas at iba pang mga produkto sa Europe. This will greatly decrease the effectivity ng pag-atak ng Europe sa Russia. E tapos nag-warning ang Russia na lahat daw ng bansa na mangingialam sa gerang yun, sa ginawa niya, ay bibigyan daw paparusahan. Paano kung mangialam ang US? Yung member ng NATO? Ano kayo mangyayari? Yung members ng NATO ay walang laban sa Russia, pwera laban sa US. At saka yung France, UK. Eh, di ba member nga sila ng NATO, ang France saka ano, US? Apo. Eh, di walang nilaban ng Russia. Alam ko po, pero ang Russia kasi yung pinakamalaking tank arsenal, meron din silang parang mga bagong tank na hindi kaya ng NATO na masarubin. At saka parang madami din silang sandalo. Mm-hmm. At it will take days or even months for US reinforcements to come when Europe is already ready. Anong, what do you mean by already red? May Russia. Ah, really? Opo. Dahil doon, parang yung nakitirang, ano, posible itong UK, in worst case scenario lamang, sila na lang yung nakitira. It will force them to defend their country with nuclear weapons. Mm. Because they have one. Possible kaya na maging World War 3 yun? Magsimulang World War 3? Possible po, kasi maaaring mag-escalate yung war. Dahil distracted yung America sa Eastern and Western Europe, North Korea will have an advantage because US troops are being mobilized their way into the Western Korean front. So, nag-declare sila ng war doon sa South Korea and they will be supported with China and all of the other CSTO members, cooperative the organization po. They counter the NATO. So, sa madaling salita, hindi maganda itong nangyayaring... Opo, kasi siya mag-escalate sa isang full-blown world war. Okay, thank you.